Okay, muli po. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao mula sa PTV Channel 4, Rodrigo Rizeta. Ito po ang ating programa, KND News or TV Philippines live mula sa Antipolo City. Kasama si Sir Johnny Esteban Jr. at Sir Virgilio Bilbestre. Okay, sa punto pong ito, may makakapanayin po tayo. No? Siyempre, tumingin po kayo sa paligid sa mga nag-iisip ng negosyo. Alam mo ba, lahat pwede natin gawing negosyo mula sa paggawa ng lamesa, cellphone, mineral water, microphone, bag, box, aircon, television, lahat na nasa paligid nyo, yan po, galing po yan sa isang negosyo. Kailangan lang natin sumubok. So, para magkaroon tayo ng ideas, kailangan po natin makapanayam ng mga veterano na o kumbaga eh, may experience na sa pagnenegosyo. Okay, sa punto pong ito, makakapanayam po natin ang isang negosyante. Siya po ang owner ng Wella Rose Garden. Wella Rose Garden from General Trias, Cavite. Ladies and gentlemen, please welcome Sir Wilson Bolante. Good evening, sir. Hi, good evening po, sir. Ang gandang gabi din po sa inyo po. Okay, sir. Pag-usapan po natin itong Wella Rose Garden. So, ang services niyo po, ay kayo po ay nagde-design ng mga hardin sa mga bahay o opisina. Tama po ba? Yes, sir. Opo. Bali, kami po yung nagde-design po ng landscaping, sir. Mm-hmm. Okay. Kahit anong klase, sir. Mga waterfalls, grotto waterfalls, rock garden, Japanese garden po. Mm-hmm. Okay. Pakita natin. Marami po pong iba. Or, nakita ko sa Facebook nila, Sir Johnny, eh. No, yung mga design nila, medyo parang maaliwalas. Alam mo yung pag lumabas ka ng bahay or gusto mo magpahangin sa labas, pag ganun kaganda yung mga garden, eh talaga namang... Ayan o, ayan. Pakita mo natin sa monitor. Kita natin yung mga garden design nila. Napaka-simple lang, di ba? Pero napaka-elegante, malinis, organized, malamig sa mata. Ayun, malamig sa mata. So kayo po sa General Trias, Cavite, pero nationwide po yung inyong services. Tama po ba? Yes, sir. Opo, nationwide po. Mm-hmm. Okay. Sige, sir. Pag-usapan natin, paano mo sinimulan itong negosyo pong ito? Nagsimula kasi ako, sir, sa trabaho na to, sir. Siyempre natural. Sa hindi naman natin ito masisimulan kung hindi ka talaga magsimula, sir, na nag-empleyado din po ako. Empleyado po para kayo naman. Matutunan po. Saan po kayo empleyado, sir? Sir, sa BA Poms po. BA Poms Paranaque po. Mm-hmm. Sa IBC Garden, sir, naging sama-sama po ako, sir, sa kanila. Para lang ho, sir, sa setting. Okay, again, kasama po natin yan si Sir Wilson Bolante, owner ng Wella Rose Garden. Sir Wilson? Magandang gabi po, sir. Ayan. Medyo naputol tayo kanina. No? So, ito po yung tanong ko. So, sa BF Paranaque, nagsimula po kayo parang boy lang o hardinero para lang, yes, sir, para may pangkain lamang sa hirap ng buhay. Sumama po kayo. Ito po yung garden resort. Tama po ba? Sir, nagla-landscape na po yung dati ko pong pinasukan. May mga halaman at tapos nangungontrata na rin, sir, ng landscape, sir, sa Ayala Alabang, mm-hmm, sa mga explosive subdivision, sir, sa BF. Okay. Na Tahanan Village, opo. So isa kayo sa tauhan nila? Yes, sir, opo. Okay. So, isa po ako sa tauhan po. Ilan taon po kayo nito? Sir, actually 17-year-old, sir. Oh, batang-bata, 17-years-old. Yes, sir. So is it safe to say hindi po kayo nakapag-kolehiyo, diretso trabaho na po kayo? Yes, sir, opo. Dahil sa hirap na buhay, high school graduate, sir. Okay, high school graduate. Tapos nakipagsapal na lang kayo dito. Yes, sir, sa Maynila po. Oh, pero originally, you're from? Tagasan po kayo, sir? Sa Rua City po, sir. Sa Capiz po. Oh, Rua City. Okay. So, high school graduate,
Pumunta na Maynila, nakipagsapalaran, pumunta sa Via Parañaque, gardening ang negosyo ng amo niya. Siya po'y hardinero, nag-landscape. So, doon mo ito natutunan. For how many years po kayo nagtrabaho doon? Ang totoo niyan, Sir Reno, maigit ako, Sir, kasi 3 taon sa amo ko sa garden. Mm-hmm. Tapos po nung, siyempre po, dahil wala naman akong natapos sa college, isang araw-araw namin na trabaho, nakikita ko pong kahit papaano, saglit lang na trabaho, maganda, nakaka-enjoy, tapos kumikita. So, pinag-aralan ko siya, papaano. Oh, ilan taon po kayo nagsilbi sa dating yung amo? 3 taon po, Sir. 3 taon na pag-aralan mo po yung landscaping at yes, yung sir. Pagkontrata. Yes, Sir. Opo. Okay. Now, medyo kasi marami nag-a-advise, marami na kaming nai-interview, Sir, na ang payo nila, bago mo pasukin ang isang negosyo, kailangan alam na alam mo yung negosyong ito. Gusto mo yung negosyo, yes, alam mo yung pasikot-sikot dito. So, for 3 years na i-train ka, paano mo sinimulan yung sarili mong paano mo ginaya yung boss mo dati? Actually, Sir, ayaw ko pa sana umalis, Sir. Kailan nakita ng boss ko sa akin, sabi sa akin, pwede ka na magsulo. Pwede ka na mag-start ng sarili mong business. Ngayon, kung wala ka pampuhunan, kunin mo muna lahat sa akin ang materialis mo. Bayaran mo nila pag natapos mo yung project mo. Kasi sir, actually, ayaw ko pa sana talaga umalis. Okay. Nung nakita ko, sir, na magandang kita, sa totoo, sir, siyempre, isang iba yung akin, sir, porsige sa buhay, gawa na gusto ko talaga, sir, na magkaroon ng skill. Kaya lahat to, sir, ng trabaho, oras ng pagkain, sir, mga between 12 to 1, ako po ay hindi na nananghalian. Ano po yung trabaho ng amin po, mga designer, ginagalaw ko po yun para kasi hindi naman ako makakahawak ng design. Kapag oras ng trabaho, 1, halimbawa, 8 to 12, hindi ako pwede umawak niyan kasi liborer nga lang. Mm-hmm. So, doon, sir, nakita ng amo ko na sabi sa akin, pwede ka na mangontrata. Dahil sayang yung iyong talent. Then mayroon kang mararating. Sabi po, sir, sa akin. At sinubukan ko yun, sir. Paano yung sinubukan? Sinunod niyo po yung amo niyo na manghiram sa kanya ng materials? Oo, nangontrata din po ako. Okay. Sa kanya po inutang yung puhunan ko doon sa mga halaman, mga lupa, mga Bermuda. Yung katunayan sa una kong kontrata, sir, medyo logi ako eh. Kasi nga, hindi ko nga po, sir, alam ang sistema. Alright. Ngayon, sir, siyempre, nung pagkalugi ko, sir, pinayuan ako ng amo ko na wala naman umasenso sa negosyo pag hindi mo danasin yung failure. Kaya doon ko, sir, na nagsubok ulit ako. Nagpunta ako ng Cavite, nag-try ako rito na tumayo ng kapirasong garden muna, paano kumita. Ito, sir, nag-click naman, sir. Hanggang ngayon, sir, ito na ang aking anak buhay. Ito na pong business ko. So, ilang taon na po yung negosyo nyo, sir? Sir, somewhere early, sir, mga 29 to 30 years na, sir. Okay. Pwede po ba natin banggitin yung pangalan ng inyong amo dati? Ano pong pangalan niya? Actually, sir, si Arturo Bailey, sir. Arturo? Medyo patay na siya ngayon, sir. Oh, okay, pero nakakatuwa po. Kaya gusto ko i-mention yung pangalan niya. Dahil kakaiba, naswertehan nyo rin po, no, yung anyong amo. Opo. Kasi may mga amo, pag may nakitang magaling na empleyado, gagamitin, magaling ka eh. Pero ito, opo, dahil gusto niya umasenso ka, may nakita siyang potensyal sa'yo, siya pa mismo ang nag-encourage sa'yo na umalis na sa kanya para gumawa ka ng sarili mo negosyo at tinulungan ka pa. Opo. Well, hindi po lahat ng pagkakataon tayo'y makakasalubong ng mga ganyang ginunto ang puso na tao. Kaya napakaswerte niyo po, Sir Wilson. Ano? Dahil may tao po kayong nasalubong na ganyan. Sana lahat tayo ganun. Ano? Kumbaga, tayo yung maging miracle sa bawat isa. So,
Ang sabi, eh, may mayroon pong marites si Miss Lalaine, ano? Ang sabi, ang ginagawa mo daw, paying it forward, no? Bilang utang na loob sa nangyari sa buhay mo at naitaguyod mo yung negosyo mo dahil sa isang tumulong sa iyong amo mo dati, eh marami ka daw tinuturuan ngayon sa General Trias Cavite sa pag-gardening. Tama po ba? Sir, ang General Trias, sir, isa sa akin, sir, branch. Dahil yung aking talaga, sir, ngayon, head officer dito sa, ano, sir, sa Dasmariñas, ako, sir, sa Cavite. Cavite din po. Nagsimula kasi ito, sir, yung akin, sir, nung umalis ako doon, sir, sa akin amo na tinulungan ako at na-provide ko nga, sir, kumita. Pumunta agad ako, sir, ng Cavite. Nung dito ako sa Cavite, sir, nag-hard ako, sir, ng mga taong mga kapuspalad, yung mga hindi nakapag-aral, yung halos, sabihin na natin, sir, na tambay sa kanto. Walang makain. Sila yung nagiging sama-sama ako, sir, sa trabaho. Hanggang sa tinuturuan ko sila, sir, kung paano magtrabaho, kung paano po kumita. Sa katunayan, sir, yung aking ngayon, sir, trabaho, sir, ako yung founder, sir, ng landscaping, sir, sa buong Dasmariñas, sir, dito sa aming lugar. Mahigit na rin sila, sir, alos 28 to 30 na rin, sir, na tao, sir, ang naging contractor ho. Na para sa akin, sir, sila yung pinakamalaking achievement ko, sir, sa buhay dahil para sa akin, sir, yung kumita na nakita mo yung mga tao na dati halos walang makain, ngayon medyo nakakotse na, halos nasasakyan na, maganda ng buhay. Parang isang tinanong ko sa sarili ko eh, ang sarap pala ng feeling, sir. Yung kahit hindi banggitin ng tao, yung makita ka lang, yung sasabihin sa'yo, good morning, boss. Parang sarap ng feelings na nakita mo silang dati, halos walang makain, ngayon gaganda na ng buhay. Ay, well, nakakatuwa po, no? Meron kagaya sa inyo no, na marunong tumanaw ng utang na loob at ginawa nyo rin yung ginawa sa inyo ng inyong amo. Siguro nakita nyo yung sarili nyo nung panahon na nagsisimula pa lamang kayo dun sa mga naging tauhan nyo po ngayon. At nakakatuwa na ang hangad ninyo sa mga naging tauhan ninyo, eh umasenso rin. No? Hindi, kumpet, sana ganyan lahat, ano? Lahat ng negosyante. Ang niisip yung kapakanan ng kanilang mga tauhan. Lalong-lalo na pag politiko, sana ganito rin. Ano? And anyway, sa mga... Siyempre, kabisado nyo po yung negosyo nyo. No? Marami tayong mga kababayan, Sir Wilson, nasa abroad. Bubuhay nila, nagtatrabaho na sila doon at nakaipon na rin ng konting pangnegosyo. Ang problema, hindi nila alam yung papasukin nilang negosyo. Pagbalik nila dito sa Pilipinas dahil hindi nila kabisado yung market dito, matagal silang nabuhay sa ibang bansa. Ano po ang maipapayo ninyo sa mga taong nagbabalak na pumasok sa pagnenegosyo? Sir, alam mo yung sa totoo po, ang pagnenegosyo naman, para sa akin sir, magsisimula ka sana talaga doon sa hard work. Kasi sir, kahit anong negosyo sir ang pasokin nyo sir, hindi ka hard work tapos dapat entusiasm po yung may gana ka sa yung papasukin na negosyo. Alam mo sir, hindi ganoon sir kadali sir eh. Walang shortcut ibig mo talaga, sabihin sir. Hindi naman talaga sir pera sir ang punto sir sa isang magsisimula sir sa negosyo. Ang number one talaga sir sa para sa akin sir ah, yung dedicated mo sir sa papasukin mo. Tiwala sa sarili, tapos dapat hard work. Hindi at higit sa lahat, dapat manalangin din tayo sa Panginoon na sana huwag tayo bigyan ng sakit, tulungan tayo sa lahat ng bagay na iyong gagawin. Dapat ipag-pray mo po yung gagawin mo na i-guide ka niya. Kasi para sa akin, sir, sa experience ko po sir, sa buhay na halos isang barangay na ako naturuan ko, natuto sa akin, ang para sa akin, ang sa negosyo na landscaping, secondarily na lang sir ang pera. Para sa akin sir, yung may gana ka sa sarili mo, tapos sir, yung hard work, yung may extra effort ka,
Kasi hindi naman pwede pagpasok mo ng kagayo ko hanggang ngayon, sir. Pumapasok ako ng 2:30 ng madaling araw, uuwi ako ng 5 o'clock ng hapon. Pag mayroon akong appointment pa, halimbawa Bulacan, tatakbuhin ko pa. Minsan po tumatakbo pa ako ng mga alas 11 ng gabi. Hindi ko, sir, naramdaman, sir, ang pagod. Nararamdaman ko lamang na sobrang pagod na pala ako kung nasa bahay na ako. Yun sana, sir, may papayo ko sa akin, sir, sa mga kababayan natin na napakahirap sa ibang bansa, na kapag kayo nangangamuhan, sa totoo, kahit patayin yung sarili nyo sa pangangamuhan, hindi kayo asenso. Unlike doon sa sarili mong business na sinimula, na alam mong kaya mo patatakbuhin, kahit, sir, anong gagawin mo, kahit anong gagawin mo, unlimited income, sir, kapag na-master na ninyo pong business ninyo. Nice. Kaya sa akin, sir, papayo ko, sir, yung dedicated sa trabaho at saka, sir, yung hard work. Pinakamalaga kasi, sir, kasi ang pag-aasenso, sir, ng tao, hindi ganun kadali eh. Kailangan mo, tingnan mo, magising ka ng madaling araw, halos wala ka panghinga, wala ka day off, wala ka rest day, wala ka et cetera, et cetera. Puro trabaho ka. Sa katunayan, sir, ang day off ko nga, sir, sa isang taon, sir, isang beses lang, birthday ko lang. Wala po, sir, day off. Yes, sir, opo. Ito po, sir, kinikwento ko. Kaya sa aking buhay, sa nakakarinig ngayon sa akin, sana makuha nila yung nagiging ma-inspire sila sa mga nakaraan ko, kasi wala naman ako pinag-aralan, pero kahit pa paano na napaaral ko yung mga anak ko, mga nakapagtapos na sa pag-aaral, at hanggang ngayon kahit pa paano naman nakakatulong ako sa maraming mga tapos palad sa trabaho. Imaginin mo, hindi ka nakapagtapos ng high school, hindi ka nakapagtapos ng grade 6. Pag marunong ka lang gumawa ng grotto, ang grotto ngayon, 10,000 puhunan dyan, 2,500, may 7,500 ka na. Itatrabahoin mo lang ng mga 2 oras na. So marami ako, sir, natutulungan na tao na hindi, sir, talaga, sir, kaya magpaaral sa sarili. Ngayon kahit paano, pag nasunod na nila, sir, yung sipag, tapos, sir, yung tinatawag, sir, talagang hindi ka dapat nakakaramdam ng pagod, sir, mararating makakamit mo, sir, ang tagumpay po. Very inspiring yung mga salita mo, no? Dahil alam namin, hindi to scripted, hindi to galing talaga sa kanyang personal experience, ano? Kapag nahirapan ka, pag nahirapan ka sa una, no? Doon mo talaga ma-enjoy yung fruits of our labor, yung ating pinaghirapan. Well, sinasabi ni Sir Wilson, walang bagay na madali, no? At lalong-lalo na kapag hindi mayaman ang magulang mo, wala kang fallback, yung wala kang sasandalan kapag nalugi yung negosyong sinimulan mo, eh wala kang pupuntahan. Unlike yung mga anak mayayaman, eh kapag nagkamali, nandiyan pa rin naman si Mommy Daddy eh, may sasalo. Pag ganito kasing talagang suntok sa buwan yung pagnenegosyo, talagang sumugal, kailangan talagang umasenso to, kundi wala talaga, wala akong pupuntahan. So iba rin yung extra motivation na yun, ano? Yung alam mong kailangan maging umasenso to, kung hindi lugi ka, back to zero ka na naman, kawawa ka na naman. Tama po ba, Sir Wilson? Yes, sir. Mayroon pa pala ako, sir, pahabol, sir, sa mga kagaya ko, sir, na kapuspalad, sir, na halos kinapos ng kapalaran. Yung na kahit paano mga tsabuhay, ang alam ko kasi, sir, talaga, sir, ang pag-aasenso, sir, sa isang tao, sir. Yung talaga, sir, number one talaga, sir, yung hard work. Tapos, sir, time management, sir. Hindi dahilan na wala ka panahon sa pamilya mo, wala ka panahon sa mga anak mo, wala ka panahon sa trabaho mo, kakatawiran mo, busy. Hindi, sir. Kasi ako, nagawa ko to, sir, eh. Kung nagawa ko ito, magagawa din, sir, ng iba. Kasi gaya na, sir, ako, sampo, sir, ang aking anak. Ako'y nakasampo na, sir. Medyo masipag. Pero lahat yan, sir, aros gabi-gabi, minimating ko sila kahit 5 minutes lang. Lahat, sir, ng akin, sir, oras, sir, mahalaga. Kaya sa mga nakakarinig sa akin, sana magiging huwag tayo umasa sa tulong ng iba. Sana gumawa tayo ng paraan sa pareha sa pamamaraan na sana makagaroon tayo ng sarili natin negosyo na gamay natin. At higit sa lahat, sir,
Wala ka dapat maapakan na tao. Yan ang sira ng akin siya nasabi. Well, isa po kayo sa mga best na na-interview namin so far dito sa KNB patungkol po sa pagnenegosyo, no? Napaka-humble niyo po at hindi po kayo nahihiya kung ano yung pinagsimulan ninyo, tsaka nakikita kayong yung puso ninyo, nararamdaman ng mga viewers po natin ngayon na talagang pure, no, sa pagtulong, at yung kinikwento nyo po sa amin ay talagang gusto nyo maramdaman namin ng mangyari din sa buhay namin, no. Nakakatuwa po. Maraming salamat po, sir, sa pag-inspire po sa amin sa ngayong gabing ito, at ganyan na rin sa ating mga nanonood. Sa mga kababayan po natin, Sir Wilson, na interesado kasi ako, katatapos lamang po nung pinagawa kong bahay, wala pa rin akong garden, baka po tawagan ko po kayo pag may budget na po ako, no? Yung mga interesado po na magpa-landscaping, magpagawa ng garden sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga negosyo, saan po kayo pwedeng puntahan? May social media pages po ba? May cellphone number? Or may opisina po ba kayo? Go ahead, sir. Yes, sir. Sa akin naman, no, sa more than 30 years yung akin, no, garden na naka-registered po, Welaros Garden po, sa General Trias po, exclusive for Lancaster ho, New City ho, sa General Trias, ako po yung nagbibigay po diyan ng terms. Yung gagawin muna, tapos bayaran ng 2 buwan, ang akin ho, telephone number, 0916-613-3911. Or ang akin page po, bisitahin nyo po yung Avila Rose Garden po. Sir, pwede ba sir magdagdag, sir, sa motivation, sir? Kasi alam ko marami, sir, kayo, sir. Go ahead, sir. Viewers ngayon. Ang akin na, sir, kasi ito yung kinikwento ko, sir, buhay ko. Yung ako kasi, sir, nung nagsimula ako, sir, kahit ako yung nagkaroon na, hindi ako, sir, yung tao, sir, na nagiging mayabang sa kapwa. Okay. Yung nakapera lang ng konti, magtaas na pagtingin sa sarili. Sa akin, sir, ang akin, sir, iniisip yung bukas. Kasi hiram na naman itong ating buhay, hindi naman tayo araw-araw malakas. Kaya sa kagaya ko na nagsimula na mahirap at ngayon na ninegosyo, kung kaya ko, kaya yun rin ito. Kaya lang may mga tinatawag tayong sikreto sa buhay. Na minsan nagtataka ka, bakit halos parehas lang kayo naman trabaho, bakit siya umasinso, ikaw hindi. Siguro may mali. Ang isang way lang para mabigyan tayo talaga ng biyaya, una-una, wag natin, bawal tayo magkasakit. Katunayan, lahat naman ng tao, kung pakaramdaman mo, lalo ngayon tag-ulan, pag uwi mo ng bahay, lalagnatin ka. Wag mo isipin na may sakit ka, dapat isipin mo na araw-araw ka, hindi lang sa pamilya mong gagawin mo, kundi doon sa mga taong-tao mo na umaasa sa kanila araw-araw. Mm-hmm. Sir, alam mo, malaking bagay na interview po sa akin. Mm-hmm. Sana po ay makapulot aral po sa kagaya ko pong nagsisimula nung wala hanggat sa kahit paano nagkaroon. Magandang gabi po, sir, sa inyo. Tigit sa lahat po, sir, sa Labiswal Corporation po na sila ho nag-select sa akin. Ito ay pangwalo ko ng award sa ngayon, no. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Diyos na hindi po nila ako pinabayaan. Ito hanggang ngayon, ito nakakaharap po pa rin po kayo ang mga nag-interview sa akin. At paulit-ulit ko, sir, sabihin na walang imposible kapag minahal mo, sir, ang isang bagay. Salamat po. Well, napaka-deserving niyo po, sir, sa lahat ng pagkilala na natatanggap ninyo. And kami po ay naiinggit sa inyo. Actually, sir, naiinggit kami sa inyo. But for sure, kapag ganyan yung nagagawa mo, may nagagawa kang maganda sa kapwa mo, mahimbing ang tulog mo. Sabi nga sa Biblia, the Lord blessed the just. So yung mga maayos ang puso, matitinong tao, yan yung binibless ng Panginoon na magandang tulog, no? So, again, isa pong karangalan na makapanayam po namin kayo. Hindi ko inaasahan na ang pag-uusapan lang natin ay garden landscaping lang, ano? Yun lang iniisip ko. Siyempre, iba-iba ang negosyo. May malalaking kampanya, may maliliit na kumpanya. So, hindi ko inaasahan na ganito kami may inspire ngayon dahil sa storya nyo sa pamamagitan lamang ng landscaping.
No. So sana yung mga nanonood po ngayon, eh, subukan po natin ano na sumubok sa pagnenegosyo. Sabi nga ni Sir Wilson, kapag may gabay ng Diyos, walang imposible. Again, congratulations at maraming salamat po sa pagsama sa aming gabi. Ang owner po ng Wella Rose Garden, Sir Wilson Volante. Good evening po at happy weekend po sa inyo, Galvez Sir. God bless din po, sir. Maraming salamat po. Okay, sa ating pong pagbabalik, marami pa po tayong pag-uusapan. Isang award-winning body at makakapremya maya-maya po lamang. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa ang KND News. Thank you, sir.